Magandang buhay sa inyo mga kachapopoy. So, ano ba ang topic natin ngayon? Pag-aaralan natin ang tinatawag na question document. Okay? So, in case of question document, there is a common, nandyan ang fraud. So, haalamin natin kung peke nga ba ang isang dokumento o tunay. Maaring ang dokumento na hawak mo ay peke o tunay din. Common yan, mga cheque, mga pirma, mga dokumentong pinirmahan, ginaya, yung mga dokumento niyan or pineke talaga. So, malalaman natin sa ating discussion yan. So, common din yan, mga kapirahan natin, yung mga bank notes ng Republika ng Pilipinas o legal tender o pera mismo ng Pilipinas na inisyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So maraming kasi, kaya mapapansin natin, ang mga bank notes natin ay ang daming mga security features. Okay? So ngayon, ang Bangko Sentral may ginagawa na naman na ano, na security features sa mga bank note natin para mas lalong, or rather, hindi basta-basta magagaya. Kasi sa mga panahon natin ngayon, habang tumatagal, gumagaling ng gumagaling ang mga namimeke ng pera. Okay? So, ang galing nga eh. So, kapag may mga peking pera, mga peking transaction, marami ang nalulugi. Okay? So, yan. Common din, mga forgery. Yan. Actually, ang forgery, kapag titingnan natin, kung dito sa question documents, mga peking signature, no, yung mga act of copying ng mga signature, we call it forgery. Kapag mga ano naman, mga pera, counterfeitings. Pero sa revised penal code, ang forgery ay ikinakaso lamang sa mga gumaya ng pirma ng presidente ng Pilipinas o yung kinopya ang pera ng Pilipinas. Pero dito sa question documents, dinipine natin sila na magkaiba. So, tanggalin nyo muna yung isipan nyo sa revised penal code. Let's focus on the so-called na question document. Kasi forensic science to eh. Okay? So, ang mga ano, ang mga related na agency na mababanggit sa ating mga topic is nandyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nandyan din ang NBI or National Bureau of Investigation and also the Philippine National Police. So sila yung mga agency na nag-iimbestiga when it comes na may nag-file sa kanila with regards to mga peking dokumento, no? So ano kayang dapat natin abangan sa mga pag-aaralan po natin? So, anyway, ang topic uli natin is the question documents. Ang inyong lingkod po na si Noli Incad o mas kilalang Mr. Chaps or Chapopoy ng Pilipinas. So, stay tuned para sa ating discussion ng question documents. Huwag kang aalis! So, kay Chapopoy muna! So, ngayon, pag-aralan natin, ano ba ang document? Ayan. So, what is a document? Basahin natin ang binigay ng Wikipedia. Ang sabi dyan, a written, drawn, presented, or memorialized representation of thought. The words originate from the Latin documentum, which denotes a teaching or a lesson. O sabi ha, pag sinabing dokumento, ano mang nasusulat? Okay? Ano mang nasulat? O nagpapahayag ng anong iniisip ng tao? Okay? Basta nasusulat o nagpapahayag ng mga iniisip ng tao. Basta isinulat natin, okay, ang mga simbolo kasama din dyan. So, ang document pala ay nanggaling sa salitang Latin. Ano yung Latin yun? Documentum. Ano yung ibig sabihin ng documentum? A teaching or a lesson. So, sa ilalim ng ating batas,
Ang sabi niyan, it consists of writings or any material na naglalaman ng letra or mga letra, mga salita, mga numero o mga figura, simbolo, or other modes of written expression offered as proof of their content. Okay? So, ibig sabihin pala, kahit mga simbolo lang, kahit, alimbawa, sinabihan ka, 143. Diba? Diba sabi mo, 143, ano yun? Alam naman natin, mga tao, I love you yun. Diba? May mga simbolo. Kaya, nilagyan ka ng heart. That is a form of what? Document din. Okay? So, mga letra, na nakalagay din sa letra, mahal kita. Ayan. So, ayan yung mga common, basta na isulat natin. Yan, that is a forms of documents. Okay? So, there is a new definition ng documents under the revised rules on evidence. Meron bagong definition dun eh. Sinama na po doon ang mga electronic documents. Okay, kasama din pala din sa mga tinatawag na document. Okay, ulitin natin ha. Anumang mga nasusulat na nagpapahayag ng iyong iniisip, mga numero, mga simbolo. Ayan ha. Or mga sinulat, even expression, basta na isulat, or nagpo-proof ng kanilang content na sila ay document. That is a what? Document. Men. Okay? So, marami pa yan. So, ibibigay ko pa sa inyo ang definition pa ng document. Huwag kayong aalis, mga kachapo.